Kapamilya newscaster Karen Davila, hindi na nakapagpigil, may matinding pahayag kaugnay kay Laila Dilima. Tingnan ang mga detalye. Tila hindi na nakapagpigil ang isang kapamilya newscaster. Welcome to BusyGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Tila hindi na nakapagpigil ang isang kapamilya newscaster na si Karen Davila na maglabas ng kanyang salubin kaugnay kay Senator Laila Dilima na kasalukuyang nakapit sa kulungan. Sa kanyang social media account ay sunod-sunod ang mga makakahulugang tweets ng kapamilya broadcaster na si Karen Davila kaugnay sa kaso ng senatorial candidate na si Laila Dilima na 5 taon nang nakapait sa kulungan. Ito ay matapos bawiin ni Kerwin Espinosa ang kanyang pahayag na nakipag-ugnayan siya noon sa nakakulong na senador patungkol sa pinagbabawal na gamot. Sa pahayag ni Kerwin Espinosa ay sinabi, "I have no dealings with Senator Dilima and I have not given her any money at any given time. Any statement I made against the senator are false and were a result of pressure, coercion, intimidation, and severe stress to my life and to my family members from police who instructed me to implicate the senator into the illegal trade." Nitong araw ng Lunes, maging ang dating Bureau of Corrections at star witness na si Rafael Ragos ay binawi na rin ang kanyang statement at inamin na kaya niya ito nasabi ay dahil binantaan umano siya ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre noong 2016 para tumistigo laban kay Senator Laila Dilima. Dahil dito sa kanyang Twitter account ay inihayag ni Karen Davila ang kanyang sentimento ukol sa nangyari sa senadora. Ayon sa kanya, hindi pa anumang sapat ang pagbawi sa pahayag ni Ragos at Espinosa para sa palayain si Dilima. Sa kanyang post ay sinabi, "This is tragic. Shouldn't Ragos be held accountable for lying and giving false testimony? This is an abuse of power and resources of government. And if it is true, former SOJs Aguirre coerced him, shouldn't cases be filed against him? With Kerwin Espinosa and former NBI official Ragos recanting their statements, isn't this enough for Senator Laila Dilima's cases to be dismissed? What shame for Ragos not to have been able to stand up to pressure then, but it is never too late to do the right thing." Makalipas ang ilang minuto ay muli na namang nag-tweet si Karen Davila at sinabi, "Isipin nyo, nagsinungaling ka at dahil dito, nakulong ang isang tao ng 5 taon, all those years lost. Takot ka sa presidente o boss mo pero hindi ka takot sa Diyos." Marami sa mga netizen ang sumang-ayon sa pahayag ni Karen Davila at muli nang nag-tweet si Karen Davila at sinabi may magagawa pa ang Department of Justice sa kaso ng senador. Ayon sa kanya, "Enough injustice has been committed all for fear of this administration. After these 2 major recantations, can the DOJ still do something? Senator Laila Dilima's case. Yes, DOJ can review the cases they filed in its own file motion, the courts to withdraw the charge sheets." Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Sang-ayon ka ba sa mga sentimento ni Karen Davila? Shoutout tayo kina Arminia Argalon, kay Adon Bundal at kay Virginia Jimenez. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BusyGram.net para sa mga latest happenings.